ang salita ng Diyos ay buhay sa ating mga puso. Halina't ating pakinggan ang pagbubulay-buhay ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Isang mapagpalang araw ng Miyerkules, mga kabataan ng LTV, and welcome to another edition of Bulay Buhay. Ako si Brother Pip Silverio, Batang Minor, Batch 1995. Samahan niyo ako sa isang maikling pagninilay ngayong araw ng Miyerkules mula sa Aklat ni San Marcos. Ang ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Meron bang, na-experience nyo na ba yung katulad yung na-experience ko dati na meron akong isang tao na sinusundan, and I really thought that it is my class, that he was my classmate. Tinitingnan ko siya from afar, parang hindi ko lang matandaan kung sa Malolos kami nagkita, kung sa Malolos ko siya nakita, and then isang klase na matagal ko nang hindi nakikita, and then I tried to run after him, sinundan ko siya. And then, hindi rin pala siya yung aking kaklase. And I think sometimes, mayroon din kayong ganung experience that you would see someone na kala nyo siya yung taong hinahanap ninyo pero hindi pala. And the reason why I begin with that story is because in the gospel today, when Jesus went to Bethsaida and performed the miracle of giving back the sight to the blind man, unang beses na hinawakan niya ang kamay ng bulag, tinanong niya, may nakikita ka ba? Sabi niya, ang mga nakikita ko ay mga taong parang puno na naglalakad. And inulit ng Panginoon yung paghawak sa kanyang mata at nakakita siyang muli. At nakakita na siya ng malinaw. The reflection that I have today is napakahirap siguro na, not mahirap, but it's a challenge for us. Ako mismo, challenge sa akin na ako ay makita bilang isang si Pip Silverio, si Brother Pip, na nagsishare sa inyo. But bakit? Because sometimes, because of our sin, because of our mistake, because of our past, hindi tayo nakikilalang tayo ay nagbago, tayo ay nasa Panginoon. Hindi nakikita ang dala-dala natin ng Panginoon. At nakakalungkot isipin na, halimbawa, tayo ay katipista, tayo ay lektor, tayo ay mga taong naglilingkod sa simbahan, pero hindi nakikita sa atin ng Panginoon. Tayo ay nakikita bilang mga punong naglalakad at mga walang natututunan sa atin, hindi nakikita sa atin na tayo mga Katoliko, tayo mga Kristo. And yan yung challenge ng Ebanghelyo sa atin ngayon. Hindi yung challenge na kapag makakita tayo, kundi tinatawagan tayo ng Panginoon, tayong mga tumanggap sa Kanya, tayong mga Christians, tayong mga Katolik, na sana nakita talaga sa buhay natin at sinasabuhay natin ng Panginoon. At hindi tayo nakikita bilang mga mukhang punong naglalakad lamang. At in that way, we are sharing and witnessing the gospel to others. Sana itong aking maikling pagninilay ay nakatulong sa inyong reflection ngayong araw ng Miyerkules. Magkita-kita muli tayo sa susunod na Bulay Buhay dito sa Batang Minor TV. Ngayon sa muli, ako si Brother Pip Silverio, Batang Minor, Batch 1995. Ang ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.